Yung mga assignment na binigay ko sa inyo, ha, hindi nyo dapat makalimutan yun. Ano? Kung paano mag-aral ng Bible. Ang pag-aaralan natin ngayon ay the Epistle of James, at titingnan natin, magkakaroon tayo ng overview of the book. Sabi sa James chapter 1 and verse 1, James, the servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. Alright. So, buksan natin ang ating mga data, kung ma-accommodate tayo lahat, at pakitignan nga when was the Epistle of James written. Tingnan natin. So, Bible class kasi tayo. So, kailan sinulat ang Book of James? Anong taon? Yung may mga life application Bible, may Bible survey doon. Makikita nyo kung kailan siya isinulat. Kailan? Kung kailan tayo merong access sa internet kay Mr. Google, tsaka naman tayo bumagal. Kailan? AD 49. Okay. Kung ang Panginoon sa Kristo namatay ay 33 AD 49. So, one of the earliest epistle. Okay. So, hanapan natin ng proof in the scriptures kung tama yan. Ano? Anong year? 49. Okay, so kung 33 to 49, one of the earliest epistles written. Ano? Baka mas maaga pa siya na nasulat sa mga epistles ng yung Synoptic Gospel. Alright. Now, sabi rito, James, the servant of God and of the Lord Jesus Christ, kanino sinulat? To the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. Okay? So, specific ay sinulat ni James address to the 12 tribes. Pag sinabing 12 tribes, the son of Jacob, ano po, at yan ay tumutukoy sa Israel. Sabi na Bible, which are scattered abroad due to persecution. Maraming mga dahilan bakit sila nag-scattered. Pero the earliest record was found in Acts chapter 11, yung kanilang scattering. Ano? Kasi as early as chapter 4, meron ng persecution. Remember, nung nagpagaling si Peter and John ng lame from birth, chapter 4 ay yun ang naging contention, ano? Evidence ng kanilang ministry, at sila ay pinagbawalan na mangaral in the name of Christ. Pero yung record ng scattering ay nasa Acts chapter 11 and verse 19. Sabi rito,
Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen, traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, preaching the word to none but the Jews only. Ano? So makikita natin, sinabi dyan, ang persecution na nagresulta ng scattering of the Messianic Jews. Pag sinabing Messianic Jews, ito yung mga unang mga Jews na naligtas. Ano po? Mentioned din sa Acts chapter 8, ang sabi doon, therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Ano? Now, makikita natin yung persecution dyan, ay sabi doon sa verse 19, arose about Stephen. Nagsimula yon sa chapter 7, nung they slew Stephen. Ano? So, sabi dyan, scattered abroad. Kanya, kung titignan natin ang reference, kung makukuha natin kung anong period na sulat yung Acts chapter 11 hanggang Acts chapter 15. Kasi yung Acts chapter 15, makikita natin si James na sumulat ng pinag-aaralan nating epistle, eh siya yung pastor doon sa church at Jerusalem, ano, na siya yung kumbaga nag-conclude ng council. Tingnan nga ninyo, baka matsambahan natin, when was the council at Jerusalem, Acts chapter 15 happened. Tingnan nga natin, kasi kung tama yung assumption natin na itong tinutukoy na scattering of the Messianic Jews happened between Acts 11 to Acts chapter 15. Tingnan natin. Baka matsambahan natin. When was the council at Jerusalem mentioned in Acts chapter 15 happened? Date lang naman ang titignan natin. Ha? AD 50. So, tama yung sabi nyo kanina, 49. Ah, diba? Kanya, tama yung assumption natin na itong persecution na sinasabi dito sa James chapter 1 verse 1 ay nangyari between Acts 11 and Acts chapter 15. Kasi dito sa epistle nito ni James, wala pa siyang dinidiscuss dito about the council. Hindi niya nabanggit. So, ang assumption natin, itong epistle na to na pinag-aaralan natin was before the council. Kanya tama, pwedeng 49 AD. Kung ang assumption ay 49 AD, isa ito sa pinaka naunang aklat na nasulat sa New Testament. All right. Now, makikita natin sa verse 2 ang pakita mo na nga yung aking outline. Pag-aaralan natin ang Book of James, an overview of the book. Una, titingnan natin, kasi maraming mga binasa akong commentary. Ano? At tinitignan ko kung alin ang sumasang-ayon o saan sumasang-ayon yung aking pagkaintindi sa Book of James. Ano po? Kasi ang Book of James is more of a practical book than a doctrinal book. Ano? So kung pag-aaralan ninyo yung manner ng pagkasulat ni James at saka ni Paul, ikukumpara nyo ang Book of James sa Romans,
Galatians at saka Ephesians ay distinct, ano, o may malaking differences. Makita natin na si Paul is more on doctrine while James is more of a practical letter. Bakit po? Kasi being the pastor in Jerusalem, dahil nga sa famine, persecution, and poverty, ay na-scatter ang kanyang mga members. Therefore, si James ay sumulat sa lahat ng mga members ng Messianic Jews that were scattered kung paano sila makakapanatili sa pamumuhay ng kanilang pananampalataya. So, makita nyo, yan ang pinaka-context. Ano? James was writing to the dispersed. Okay? Anong tawag doon? Diaspora. Ano? So, yung mga scattered na Jews. Look at verse 2. Sabi dyan, "My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations." To be more accurate, trials. Okay? "Knowing this, that the trying of your faith," kanyang makita nyo, trials ang gagamitin natin, instead of temptation. Bakit? Kasi kung gagamitin natin yung salitang temptation at saka trial, ang pagkakaiba ay parehas na nasa mararanasan ng mga mananampalataya. Kanya lang, ang temptation galing sa Diablo. Ang trial galing sa Panginoon. Ang temptation ay galing sa Diablo na ang gusto niya sirain ang iyong pananampalataya. Ang trials galing sa Panginoon na ang layunin ng Panginoon subukin at papagtibayin ang ating pananampalataya. Alright. So, ang sabi dyan, "Knowing this, that the trying of your faith worketh patience." Alright? So, habang sinusubok ang ating pananampalataya, dapat i-exercise natin ang patience. Ang sabi ng Bible, "But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire." Ano po? Pag sinabing perfect, mature, and entire, completely. Okay? Yung kabuuan talaga natin. Yung sinasabi ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 and verse 24, kundi ako nagkakamali, ang sabi doon, that your whole being, ano po? Ano sabi doon? 1 Thessalonians 5:24. Yan ba yun? Hindi ata yun ah. 23. 1 Thessalonians 5:23. Ayan. Ano sabi doon? "And the very God of peace sanctify you wholly, entirely." Ano po? "And I pray that God, your whole or entire being," ano po? "Spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." Dito sinasabi ni Apostle ni James, let patience have her perfect work. Ibig sabihin, kapag in-exercise natin yung patience, maaabot natin ang plano ng Panginoon sa ating buhay. "That you may be" what? "Perfect and completely wanting nothing." Ano po? Wala na tayong kakailanganin. Now, sabi rito, "If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive
anything of the Lord. Verse 8, a double-minded man is unstable in all his ways. So, ang ating unang titignan ay dapat na maganap sa ating pang-araw-araw na pamumuhay para maabot natin yung tinatawag na spiritual growth. Pulin dun tayo sa ating first slide. Now, concerning our daily lives as Christians and end result, yung plano ng Panginoon na tayo ay maging spiritually mature, ay batay sa sulat ni James ay spiritual maturity comes through trials. Ano po? Hindi tayo lalago hanggat hindi nasusubok ang ating pananampalataya. Ang pananampalatayang hindi subok ay hindi karapat-dapat ipamuhay. Sinusubok po ang pananampalataya. At ang pananampalataya, ang sumusubok niyan ay ang Panginoon. Kanya nga sabi doon, the trying of your faith needs patience. Bakit? Kasi may proseso. Ano po? Kanya kinakailangan nating mag-exercise ng patience. May mga pagkakataon na hindi talaga natin nauunawaan ang mga nangyayari sa ating buhay. Ang alam lang natin, kung ano yung sinasabi ng Bible. At kung ano yung sinasabi ng Bible, doon tayo susunod. Pero ang hindi natin kontrolado yung mga sirkumstansya na dumarating sa ating buhay. Are you with me? Kanya nga, regardless of the consequences sa ating buhay, dapat ipamuhay natin ang salita ng Diyos at doon kinakailangan natin ng patience. Kasi nga, hindi natin pa alam kung ano talaga ang plano ng Panginoon. Kaya nga, kung maalala ninyo yung mensahe ko na ang tanong ko ay, what does it mean to say that God is sovereign? Tatlong letter C. Okay? So, what does it mean to say that God is sovereign? Number one, God is in control. Alright? So, sabi ng Bible, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kanya nga makikita natin, ang Romans 8:28 na madalas nating kinukote ay unang naipakita yan sa Genesis chapter 50. O ano sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid nung sila ay nag-uusap na. Look at Genesis chapter 50 and verse 20. Okay? Ito yung Romans 8:28 sa Old Testament. Ang sabi sa Genesis 50 verse 20, sabi ni Joseph, verse 19, Joseph said unto them, fear not, for am I in the place of God? For as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good. What? To bring to pass as it is this day, to save much people alive. Para masabi to ni Joseph, katakot-takot na mga adverse situation ang naranasan niya. Alright? Una, binigyan siya ng Panginoon ng vision through a dream na wala naman siyang ginawa, kundi sinabi na lang niya ito sa kanyang mga magulang at saka sa mga kapatid. At ang nangyari, nanibugo yung kanyang mga kapatid. At dahil doon, pinagnanasaan siyang patayin. Okay? Mabuti na lang nag-intervene si hindi ko na matandaan kung si Reuben o si Judah.
si Judah, no, ang nag-intervene. Na huwag natin patayin, kapatid natin yan. Ibenta na lang natin. At pagkabenta sa kanya, dinala siya sa Egypt, na ibenta siya, naging alipin siya ni Potiphar. Ano? At of course, the Lord was with him. Kasi nga, yung vision niya, Diyos ang may, ano nun, may akda nun eh. Pero, sabi na Bible, nagustuhan siya, natipuhan siya ng asawa ni Potiphar hanggang sa he was seduced at bandang huli. Talagang hindi na nakapagtiis. Ano? At nung hindi siya makuha ng asawa ni Potiphar, he was accused of rape which he did not commit. So he was imprisoned. At makikita natin, dahil kahit saan siya magpunta, adverse situation, niluluwalhati niya ang Panginoon at siya ay lumalakad ayon sa plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Kahit na yung prison warden, pinagpala. Aba, ikaw ang mga laga ng mga taong mga yagit at kaaway ng lipunan, mahirap yun. Ano? Pero, naging maalwan ang buhay ng prison warden. Bakit? Kasi si Joseph ang nagmamanage. Ano? So, kakampi ni Joseph ang Panginoon. Sino makakalaban sa kanya? Alright? So, hanggang sa siya ay dinala ng Panginoon sa palasyo, na doon na makikita natin ang plano ng Panginoon. Nasabi doon, God meant it to save much people alive. Bakit? Kasi nga, magmamigrate ang Israel sa Egypt. Ano po? At they will be under bondage in Egypt for 400 years. Kanya, tingnan nyo ang galing ng Panginoon. Ano? Yung plano niya para kay Joseph, at saka yung plano niya para sa Israel, at saka yung plano niya para sa Egypt, at saka yung mga nagpapatakbo ng Egypt, si Paraon. Ano? Kayang i-ano ng Panginoon eh, because our God is sovereign. Ano po? Kanya, sana sa pag-aaral na ito sa purpose na nilagay ng Panginoon sa aking puso ay makatulong sa atin, ano, na talagang i-exercise natin ang pananampalataya with patience, sabi ng Bible. Kasi hindi porkit ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, lahat na mangyayari sa buhay mo ay favorable. Si Moses na sumunod sa Panginoon, he became what? A fugitive. Nagtago siya. Bakit? Kasi yung pagtatanggol niyang ginawa sa kanyang mga kapatiran. Kaya makita niyo, no? Yung blessing, ano? There was a decree na lahat ng mga bata 3 years old below, kung di ako nagkakamali, anak ng mga lalaki, dapat patayin. At ang sabi ng Bible, si Moses itinago ng mga kumadrona at saka ng kanyang nanay. Ano? Nung dumating sa puntong hindi na siya maitago kasi iyakin, talagang pinaanod na guided, ano, they took risk, yung risk na manageable risk, ano, at of course ang pag-asa nila ay tanggapin ng ng anak ng paraon, ng prinsesa. Bakit? Kasi si Moses kamukha ko. Sabi ng Bible that he was a fair child sa Hebrews chapter 11. Pag sinabing fair child, ay cute na cute. Brad, Bira, pag nawawala ka, hinahanap kita. Pag nandito ka, kumukontra ka. Okay. Cute na cute. Ano? So, ang pag-asa na lang, magustuhan ng
prinsesa, eh nagustuhan nga. Hindi lang nagustuhan. Itinuring na kanyang sariling anak. Okay? Pero ang naging tagapag-alaga, eh yung nanay niya mismo. Ano ang tawag dito, yung probability na mangyari yun? Ano? Eh parang tumaya ka sa loto. Ilang number ang tatayaan? Ang pinagpipilian? Ilan? Yung mga tumataya, ilan? Hindi, ilan? Ilang number ang pinagpipilian? 64? Pero anim lang ang pipiliin. Okay, ang probability nun, eh, napakahirap. Pero pag may tumama, sang katutak. Hello? O kanya, binobola ka lang kayo ng bolahan eh. Alright. Opo. Nako. I-tax exempt natin yung mga sinasabing nanalo. Para lumabas lang. Tingnan natin kung may lalabas nga. Oh, wala naman eh. Absuelto ah. Absuelto ah. Pero ikaw, Brad, huwag kang hawa kahit isang dahon ng damo. Makukulong ka for life. Kasi wala kang kapit. Yung may kapit, Brad, absuelto. Ha? Kanya kahit dyan, kailangan talaga ng pasensya. Hello? Bakit? Kasi para bang ang tingin natin, argabyado tayo, mga mananampalataya eh. Oo, pansamantala. Okay? Sabi ng Bible, patience. Because God is in control. Let them have their time now. Sapagkat darating ang panahon ng para sa atin. Tingnan po ninyo sa Psalm 73. Ayan ha. Nasa Book of James tayo, pero pinapakita ko sa inyo ang Word of God ay hindi kinokontradict ang kanyang sarili. Ano? Sabi rito, Psalm 73. Verse 3, I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Sa Proverbs, meron din sinasabing prosperity of fools. Tingnan niya. Pag-aaralan lang natin, ha? Kayong mga gustong yamaman. Ang sabi rito ay ayan o, sa chapter 1 and verse 32. The turning away of the simple shall slay them. Yung simple ay yung mga unsuspecting. Ano po? Kumbaga, sa pinakamababang ano na salita, unbelievers. Yung pagtalikod ng mga hindi mananampalataya sa salita ng Diyos ang papaslang sa kanila. At ang sabi ng Bible, and the prosperity of fools shall destroy them. Alright, sabi ng Bible, ano, guhitan niyan, the prosperity of fools shall prostrate them, destroy them. Sa verse 3, sabi doon, I was envious at the prosperity of the wicked, of the foolish. Sabi ng Bible,
hindi niya naiintindihan yan, ano? Until sabi niya doon sa isang talata dito, Psalm 73. Wala kasing mark dito sa Bible ko eh. Yung ano, verse 12 muna, sabi dyan, behold, these are the ungodly who prosper in the world. They increase in riches. Kanya nga, kahit mananampalataya ay pwedeng maluriin into getting rich, ano? Pero ang sabi dito ng psalmist, look at verse 17, until I went into where? The sanctuary of God. Pag sinabing sanctuary of God, the presence of God, okay? Sanctuary is where His will is preached. Then understood I their end. Okay? So, may katapusan yan, ano? Kanya makikita natin, hindi tayo dapat nagpapadala sa nakikita natin, ano? Kundi sa kung ano ang layunin ng Panginoon para sa atin. By the way, I posted earlier this morning na hindi naman masama ang yumaman. Ang masama ay kapag tayo ay yumaman at tayo ay napalayo sa Panginoon at ang kayamanan na nakukuha natin sa maling pamamaraan. Ano po? Kanya ang sabi rito, again in the book of Proverbs, ay ganito. Ang sabi rito sa Proverbs chapter 'pag hindi ko nakita, hindi para sa inyo. Kasi namarkahan ko na 'yan eh. Ayan oh. Sabi sa Proverbs 8 and verse 18. Mula sa verse 17. I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Here's the promise, verse 18. Riches and honor are with me. Nasa Panginoon. Yea, ano sabi dyan? Durable riches. Paki-underline ninyo. Durable riches. And righteousness. Durable riches. Tandaan niya na mamaya dadaanan ko yan. All right. So, balik tayo sa James chapter 1. Kailangan natin ng patience. Kasi nga, kahit na may pangako ang Panginoon, hindi natin matatakasan na yung plano ng Panginoon for spiritual maturity comes through trials. Because God uses difficulties and challenges of daily life to increase our faith. Kasi kung puro convenience, hindi tayo lalago sa pananampalataya. Okay? Kanya nga makikita natin, through difficulties and challenges, lumalago yung ating pananampalataya, na i-stretch out tayo. Alright? Kanya nga, may mga pagkakataon na yung ating pag-ibig, pananampalataya sa Panginoon, yung ating conviction, ay natitest
kapag tayo ay dumadaan dun sa pagsubok, sino ba ang uunahin ko? Yung gusto ko o yung plano ng Panginoon sa buhay ko? Mga kapatid, hindi sasabihin ng Panginoon na kailangan ng patience, na kapag pinili mo ang Panginoon, magiging madali ang buhay. In fact, ang katotohanan, pag pinili natin ang Panginoon, gaya ng mga nauna sa atin, mas magdadanas pa nga tayo ng mga kapighatian. Bakit? Kasi para ka nag-e-exercise. Yung pag-e-exercise, nadidevelop yung mga muscles natin. Nakakapag-earn tayo ng strength. Ang sabi ng Bible, let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire. Kayo ay maging mature at kabuuan, spirit, soul, and body, sabi ng Bible, ay complete. Hindi yan centrum. Okay? Wanting nothing. Complete. Sabi rito, magsisimula tayo sa wisdom. Now, bakit ganito ang mga sulat ni James? Kasi, among the many commentaries na nabasa ko, na ang paboritong aklat ni James bukod sa turo ng Panginoon sa Kristo ay the Book of Proverbs. Tinignan ko kung totoo nga yun. Kasi pagka may mga ganong sinasabi ang commentary, tao ang sumulat nun . Batay sa kung ano yung napag-aralan niya, pagkaintindi niya. Pero tingnan natin kung talagang yun nga ba ang sinasabi. Kanya nga makikita natin sa Proverbs, in fact, binasa ko ang Proverbs 1-8. Gawin natin ay every day magbasa kayo ng isang chapter sa Book of Proverbs. Now, makikita natin ang Book of Proverbs ay napakadali lamang maunawaan. Na ang sabi ko nga sa inyo ay it is a book of comparison. Kinocompare niya yung wise sa unwise. Kinocompare niya yung wise sa foolish, sa obedient, sa disobedient. Lang yan? Comparative lang yan. Parating ganon. Kaya makita natin, sabi rito, the Proverbs of Solomon. Bakit si Solomon? Because Solomon asked from God wisdom more than anything. At ang Panginoon ang nagbigay sa kanya ng wisdom at ng mga bagay na hindi na niya hinihingi. Actually, the wisest man is also the richest man that ever lived. May binili ako na isang aklat. Marami kasi na ako nabasang aklat. Manipis lang siya. Kulay green, ganyang kanipis. The Wisdom of Solomon. Ang sabi ron, kung ang kayamanan ni Solomon ay bibigyan ng equivalent in US dollars, at $100 bill. Naku, naalala ko na naman ang $100 bill na yan. Naalala ko. Brad, ikaw talaga may kasalanan . Kasi sandok talaga yung gagawin doon . Sandok. Pero sabi mo, Pastor, hindi na sinasandok . Kinukuha na lang. Hindi niyo ako ginabayan . Kasi yun, gaganulin lang kamay, ibabagsak kung ano yung makuha yun na. Ang nangyari kasi pinapili natin . Kanya siyempre ang pipiliin yung $100 talaga . Okay. Kanya next year babaguhin natin ang style . Okay. Bir, naalala ko tuloy. Kung i-stack yung $100 bills. Ano nga yung height ng Empire State Building? Kung gaano kataas?
kung i-stack ninyo pagpapatong patungin ang $100 bills, aabot sa tuktok ng Empire State Building, bababa, tataas ulit, at bababa. Yun ang kayamanan ni Solomon sa panahon natin ngayon. Okay? Sabihin na natin ngayon, kung yun, aklat na yun, nabasa ko mga 1990s pa, hindi naman siguro ganong kalaki ang inflation at saka yung depression. O gano'ng kataas yung Empire State? 214 what? Feet? Ha? 2014. 214. Pakisulat mo nga. Alam mo, bigay yung ilong ko eh. Oh. 204 feet. Okay? So, i-times 4 mo yan, ganon kataas na stockpile ng ng $100 bills. Ang kayamanan ni Solomon. Principle, the wisest man is also the richest. Pero sabi ng Panginoon, durable riches. Ha? Hindi riches of the fools. Kasi si Solomon, wise. Naunawaan niyo mga kapatid. Kanya makikita natin sa book of Proverbs ay puro nakalagay to know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding, to receive the instruction of wisdom, justice, judgment, and equity, to give subtlety to the simple, to the young man, knowledge and discretion. Yung discretion na sinasabi rito, ito yung insight na sinasabi natin sa napag-aralan natin. Remember, knowledge, wisdom, understanding, and insight, discretion yon. Ibig sabihin ng discretion ay yung ability to perceive things that would happen in the future. Pag sinabi ko yon, parang tao na naka-seatbelt. Maa-aksidente, tataob ang buong sasakyan, pero siya hindi gaanong maaapektuhan because wisdom and discretion, yung insight, protected him. Naunawaan niyo mga kapatid? Alright? Kanya ka sabi ko sa inyo, kung talagang mangyayari, makinig, kung talagang mangyayari na ang US dollars ay magiging valueless paper, ano mangyayari sa Pilipinas? Magbasa lang kayo ng forecast ng mangyayari. Ano? Kung talaga mangyayari yan sa Amerika, Great Depression, aba mga kapatid, ano mangyayari sa Pilipinas? O dapat tayo matakot? Hindi. Kasi nga, yung discretion, yung insight, nagbibigay sa atin ng bagay na dapat na nating gawin ngayon pa lang para hindi tayo maapektuhan ng darating na hindi natin maiiwasan. Unawaan niyo mga kapatid. Are you with me? Alright. Kanya nga, mapalad tayo na hindi tayo mayaman kasi hindi tayo kasintakot ng mga mayayaman. Oo, kasi wala naman masyado mawawala sa atin. Pero yung mga mayayaman, takot na yan eh. Pero kung ang kayamanan natin nasa Panginoon, sabi ng Bible, durable riches. Kanya nga sabi ko sa inyo, kung kayo ay nagmamalaki dahil may business kayo, may trabaho kayo, ang tanong, pag wala na kayong business at hindi na kayo makapagtrabaho, ano na? Ha?
2004, wala na akong trabaho. Pero employed ako ng Panginoon. Hello? Hindi ko sinasabing hindi naghirap. Hindi ko sinasabing hindi nawawala ng pera. Pero pinatutunayan ng Panginoon yung kanya sinasabi na totoo. Are you with me? Basahin lang ninyo ang Book of Proverbs. Ano po? Kung gusto niyo magsimula bukas sa 9, madali lang naman yan. Basahin ninyo yung 1 to 8 itong araw na to. Then bukas, one chapter na lang. Okay. O kung hindi man, maaabutan naman nyo yan sa next month. Oo, iikot naman yan eh. Alright. So, tingnan natin sa Book of James. Ulit. Sabi sa Book of James, ito ang sabi. So, ine-encourage tayo na kumuha ng wisdom, di ba? O look at verse 9. Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted. The brother of low degree, the poor. Yung mga minamaliit ang tingin. So, kadalasan, mga mahihirap yan. Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted. Kapag ang mahirap daw ay pinagpala ng Panginoon, dapat siyang mag-rejoice kasi that blessing is from the Lord. All right? Look at verse 10. But the rich in that he is made low, because as the flower of the grass, he shall what? Pass away. For the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof faileth, and the grace and the fashion of it perisheth. Ano sinasabi? Yung temporal, yung pagiging temporary ng riches. Kaya nga, ang hinahanapan natin ng ebidensya, totoo ba na ang paboritong aklat ni James ay yung turo ng Panginoon sa Kristo, especially yung Beatitudes, Matthew chapter 5, 7, and 8, at saka yung mga kasamahan niyan sa Luke. Meron din naman na ano yan sa Luke. Ano sabi doon? Parehas nga. Sabi ng Bible, so also shall the rich man fade away in his ways. Kung paano daw na yung mga damo at saka yung mga bulaklak lumilipas, natutuyo pagdating ng araw. Ganun din daw ang kayamanan, ang mayaman at ang kanyang kayamanan. Are you with me? It doesn't endure. Pero ang Panginoon na nagmemeyari na lahat ng pangangailangan natin, sa Kanya nang gagaling ang alin? Ang riches that endures. Yung sabi kong tandaan ninyo, ano yung word na yon? Durable riches. Dito, pinapakita na may katotohanan yung sinasabi ng mga commentator na paborito, sapagkat ang pinaghanguan nito hindi lamang sa turo ng Panginoon sapagkat nasabi na parang blessed are the poor in spirit, for they shall inherit the kingdom of God. Are you with me? So ito rin ang turo ni Solomon. Ano po? So concerning daily life and spiritual growth, ginagamit ng Panginoon ang difficulties and trials. So God is, what does it mean to say that God is sovereign? It means that God is in control. And number two, God can. C-A-N. Pag sinabing God can, God is able. Hindi lamang faithful ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Kung hindi, siya ay omnipotent God na lahat ng kanyang ipinangako, kaya niyang gawin. Kasi ano ang silbi ng Diyos
kung siya ay tapat, pero wala naman siyang kapangyarihan, to pa rin yung kanyang sinabi. E di, tao rin din siya. Hello? Pero ang Diyos hindi tao eh. Diyos siya eh. Lahat na sinabi niya, tapat siya, kaya niyang gawin. Are you with me? Kahit na hindi siya paniwalaan ng tao, hindi niya kayang talikuran ang kanya sarili. Kanya ang makikinabang, eh yun nagtitiwala sa kanya. Because God is sovereign, God can. Are you with me? And number three, what does it mean to say that God is sovereign? God cares for you. God cares for us. Mahal tayo ng Panginoon. Kanya sinabi niya na lahat to. Hello? Kanya ang makita natin dito, yung simple, yung man without understanding, kung paanong na-deceive, na-entrap ng harlot. Ang harlot ata magaganda. Attractive. Kanya kahit na Kristiyano, maa-attract sa pamamaraan niya eh. O tingnan niya mga kapatid. Noon at ngayon, kung makikinig lang tayo sa sinasabi ng Bible, aba, eh, wala na tayong pagtatalo. O, tingnan niyo sabi ng Bible. 1, verse 19. Proverbs chapter 1 and verse 17. Surely in vain the net is spread in the sight of any bird. Kanya makikita natin, sa lahat ng mga ibon, ang net, hindi napapansin kasi binabaliwala. Kasi kung yan ay binibigyan nila ng pansin, hindi sila masisilo. Alright? Vain in the sight of any bird. And they lay wait for their own blood. They lurk privately for their own lives. Ito yung mga hindi nag-take heed sa wisdom na ibinibigay ng Panginoon. Look at verse 19. So are the ways of everyone that is what? Greedy of gain. Mga kapatid, kayamanan lang naman ang maglalayo sa atin sa Panginoon. Eh. Sa pagkatasabi ng Bible, you cannot serve God and... Eh, maaari ngayon, hindi ka pa naglilingkod sa mammon. Pero yung buhay mo, papunta ron eh. Your life is declared by your pursuit of riches of this world. Hello, kid. Ba't pinili mo yung profession na yan? Kasi ang tingin mo, magbibigay sa'yo ng maraming pera at the end. Hello? Wag na tayo maglukuhan sapagkat lahat ng gawin ng tao nakasulat na po sa Bible. Wala na nakatago. Kanya nga sabi sa Book of John saka sa Book of Luke, ang puso ng tao alam ng Panginoon eh. Kanya nga wala na nakakagulat sa gawa nila at sa sinasabi nila sa Panginoon eh. Ano sabi rito? Ano raw ang wisdom? Chapter 2, verse 16. Wisdom is to deliver you from what? The strange woman, the harlot. Even from the stranger which flattereth with her words, which forsaketh the guide of her youth, and what? Forgotteth the covenant of her God. Alam niyo, pag sinabing forgetteth the covenant of her God, dalawang bagay yan eh. Kinalimutan natin yung pangako ng Diyos sa atin at kinalimutan natin ang pangako natin sa Diyos. Hello?
our God is a covenant making, He is a covenant keeping, and He is a covenant fulfilling God. Kung yan ang character ng Panginoon, therefore, He hates covenant breakers. Forget it, the covenant of our God. Dalawang bagay yan. Nakalimutan mo ang pangako ng Panginoon, nakalimutan mo rin ang pangako mo sa Panginoon. Are you with me? Ano pa sabi rito? Nahanap ko lang kasi yung mga marka eh. Hindi ko naman natandaan eh. Nahanap. Ayan oh. Look at Proverbs chapter 5. Para lang sa background, bago tayo dumating sa sinasabi ko verse 6, sa verse 3 muna tayo. The lips of a strange woman, yung kanyang labi, sabi doon, drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil, andulas, and lambot, smoother than butter, sabi ng psalmist. Okay? Pero, but her end is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. Her feet go down to death, her steps take hold on hell, lest thou shouldest ponderest the path of life. Ito ang ginagawa ng kaaway, ano? Para hindi mo bigyan ng pansin ang alin? The path of life. Kasi dalawang daan yan eh. Buhay at kamatayan. Ang ginagawa ng kaaway, that thou shouldest, ang ginagawa ng wisdom, that lest thou shouldest ponderest the path of life. Para hindi mo i-consider yung path of life. Why? Because her ways are movable. O, paki-underline na nyo ito, mga kapatid. The system of this world is movable. That thou cannot know them. Pag sinabing movable, pauso-uso. Pabalik-balik lang ang uso. Are you with me? Kanya nga, sa dami ng pamamaraan ng sanlibutan, madali kang madadaya, pero ang wisdom, iisa lang yan, kapatid. Iisa lang. Pero sasabihin ko sa iyo, ang wisdom of the world, ang pamamaraan ng kaaway, ay napaka-attractive. Kasi, uso-uso. Oh. Kanya pag naniwala kayo sa pungsoy, yung mga ipinanganak sa Year of the Rabbit lang ang suswertihin. Ngayon, ako, Year of the Tiger, pinanganak, 1962. Kung susundin ko yung pungsoy, mga kapatid, hindi kami match ng rabbit. Kanya, nakaraan linggo, minalas ako. Pambihira yung mga mengkurito, hindi ako inalalayan. Ang tama talaga doon, gaganunin lang yung kamay, tapos ituturo. Kung ano yung mabagsakan, yun na. Aba, pinapili pa. Wag yan. Kaliwa. Pambihira. Hinati ko na lang, konti na lang yung nilabas ko. Tinatamaan pa rin. Sabi ko, pambihirang buhay yan. Hindi, kasi mali yung advice sa akin. Tama yung laro, hindi na sandok. Pero dapat turo lang yung pagkaganon.
bagsak agad. Hindi yung wala nang turo-turo. O yun, oh. Airways are moved. Hindi ko talaga makalimutan yan. Parang hindi ako makatulog. Eh. Oh. Herways are movable that thou canst know them. Oh. Maraming pamaraan na sanlibutan. Malilito ka. Kanya-kanyang panahon. Kanya may sinasabi, weather-weather lang yan. Are you with me? Hindi tayo naniniwala sa weather-weather. Hindi tayo naniniwala sa malas. Walang malas. Walang swerte. Ang totoo lang yan. Wala talaga malas. Hindi lang sila sinwerte. Oh. So, nakadepende ang buhay natin sa Panginoon eh. Ang sistema ng sanlibutan, ang pabago-bago. Naunawaan niyo mga kapatid. Kanya, hindi mo malaman kung ano susundin mo eh. Sino sa inyo nasa, tawag nito, Bitcoin? Oh, ipapakita ko sa inyo materyales ha. Ang Bitcoin ang gagamitin ng mga tinatawag na, ano tawag doon? Yung globalist ba yun? O, hindi, yung ano, yung mga nagpe-predict na ano. Para pabagsakin. At pabagsak na sila because of that. Ano? So, ang nagpadala sa akin ng materyales is a banker. Kasi hindi ko naman hahanapin yun. Hindi ko naman yun ang linya ko eh. Pero pinadala sa akin ng banker eh. Kaya nung pinag-aralan ko, abay, tama. Alright? So, balik tayo sa James chapter 1. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, the trying of your faith, sabi ng Bible, he shall receive a what? Crown of life, which the Lord hath promised to them that what? To them that, ano sabi ng Panginoon? John 14:15. Pakilagay nga. John 14:15. If you love me, keep my commandments. John 14:15. Okay? So, yun lang ang sabi ng Bible. To them that love him, ibibigay niya ang crown of life. Pero para kanino? To them that love him. Oh, mahal mo ba ang Panginoon? Paano mo papatunayan na mahal mo ang Panginoon? Abay, sundin mo kanya sinasabi para sa iyo. Nauunawaan mo o hindi mo nauunawaan? Kasi wala pa sino man sa atin ang nakakita ng bukas. Hello? Pero ang bukas, sinasabi niya na. Yung specific na lang, ang hindi natin nakikita. So, ano sabi dyan? Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust is conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bring it forth death. Mga kapatid, ang sinasabi lang dito, control your heart's desire. Consistent yan sa Bible, Jeremiah 17:9. Ano sabi sa Jeremiah 17:9? Heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Kanya nga may pagkakataon na sinasabi natin, bakit ko ba nagawa yun? Eh kasi nga, yung desire mo, sabi ng Bible. So, sabi dyan, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust, wanton desires. Hindi lahat ng desire is evil. Pero may mga wanton desires, evil desires. Kanya sabi ng Bible, kapag yung evil desires na yon ay nabuntis at naipanganak, ang sabi ng Bible, pag isinilang na ang kasalanan, magdadala ng kamatayan. Do not err, my beloved brethren,
Every good gift and every perfect gift is from above. Not only good, but perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights. Kasi may Father, small letter F, and darkness. Father of lights. Sabi ng Bible, in whom is no variableness. Immutable siya, hindi siya nagbabago. The same yesterday, today, and forever. Neither shadow of turning. Hindi niya kailanman tatalikuran ang ipinangako niya. Kanya nga, ito lang ang sinasabi ko mga kapatid. Kung ang Diyos na pagkatiwalaan natin sa buhay na walang hanggan, na ipinangako niya, eh ba't hindi niya natin siya mapagkatiwalaan sa pangako niya na itataguyin niya tayo sa araw-araw na pamumuhay despite of difficulties. Ang buhay natin ngayon mga kapatid, mas maalwan kaysa sa buhay ng mga nauna sa atin. Hindi lang sila nag-scattered because of persecution, because of famine and poverty. Kaya nangangailangan na mangulekta ng tulong sa kanila kasi dahil sa hindi nga nakaabot on time, nangalat na sila eh. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Bago tayo mag-react, sabi ng Bible, violently, eh, makinig muna tayo ng mga dalawang beses bago tayo magsalita at mag-react violently. Bakit? Sabi ng Bible, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Pagkagalit ka, wala ka sasabihing maganda. Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. Ang sabi rito, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Kanya nga po, yung napapag-aralan natin, eh dapat maisakatuparan natin. For if any be a hearer of the word and not a doer, is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. If any man among you seem to be religious and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is in vain. Bakit? Ano sabi rito? Pure religion and undefiled before God and the Father is to visit the fatherless. Yung mga, ano tawag doon? Orphans and widows. Sapagkat alam natin na talagang kahit na sa early church may ministry for the widows in their affliction and to keep himself what? Unspotted from the world. Hindi lang true good works, kundi true righteous living. Kanya nga si James, sumulat ng mga practical things. Alright, next slide natin. Doctrine and practices. Doctrine is the root. Christian living is the fruit. Alright? So, doctrine is the root, yung teaching, okay? Christian living is the fruit. Again, para maunawaan natin, doctrine is a matter of learning we have received. Kung paano tayo naturuan, ano ang itinuro sa atin, doctrine yon. While Christian living is the manner we live out what we have learned. Kanya nga sinasabi dito ni James, be ye doers of the word and not hearers only.
hindi parang nanalamin, pagkatapos umalis, hindi mo na naalala kung ano ang itsura mo. Eh pagkat mahanginan ka lang, nagbabago na itsura mo. Naunawaan niyo mga kapatid, kanya nga yung pinag-aralan natin, knowledge is the accumulation of facts. Facts about what? The Word of God. And then wisdom is acting upon it. Kung paano tayo magde-decide based on the Word of God. Understanding yung reflex na natin. Are you with me? Kapag ka merong green jokes, aba, umaalis na tayo. Kasi hindi na para sa atin yun. Naunawaan niyo mga kapatid? Kasi application na ng wisdom. Ano yung insight? Ito na yung sinasabi kanina na ano, na ano yung word na ginamit doon sa ano, Proverbs chapter 1. Ano yon? Yung ginamit na salita. Hindi, yung ginamit na salita. May ginamit na salita ay discretion. Yun. Yung kung paano ka magde-decide dun sa hindi pa nangyayari. Like for example, ang sabi ng Bible ay 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Magmula muna tayo sa verse 2 Corinthians ata. Chapter 6. Yeah. 2 Corinthians chapter 6 and verse 14. Ano sabi ng Bible? Be not unequally yoked together with unbelievers. Kanya nga makikita natin dito, double negative. Not, huwag natin gagawin. Unequally yoked. Kasi yung pamatok, dapat parehas na hayop, parehas na laki, parehas na lakas. Kasi pagka hindi, mapuputol yung paod. Naunawaan niyo mga kapatid. Kanya sabi dyan, be not unequally yoked together with the unbelievers. Ang reason is this, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? That's the first question. Anong ugnayan meron ang mga ang katwiran sa kasalanan o unrighteousness? What communion hath light with darkness? May pakikipagkasundo ba ang liwanag sa dilim? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols, for you are the temple of the living God, as God had said, I will dwell in them, and I will walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Ang utos ng Panginoon, wherefore, come out from among them, lumabas, humiwalay, at ang sabi ng Bible, and be separate, saith the Lord. Touch not the unclean thing, and I will receive you. This is an Old Testament law na kapag sila ay nakahawak ng unclean, nagiging unclean sila. Naunawaan niyo mga kapatid? Kanya nga ang sabi doon, doon sa offering, nung pinag-aralan natin yung trabaho ng mga high priest, malinis yung high priest, meron silang garment. Yung garment nila, tinamaan yung, ano, yung mga bagay na nasa altar. Yung bang bagay na nasa altar, clean or unclean? Naging unclean. Alin ang naging, alo ang naging, nagpa-unclean? Yung damit lang eh. Nakurap na yung, ano, yung offering eh. So sabi ng Bible, touch not, and I will receive you. I will be a father unto you, and you shall be my sons,
and daughter, saith the Lord Almighty. Una, ang pinapangako ng Panginoon, magkakaroon tayo ng isang pamilya. Kanya tayo, walang pakikisalamuha sa hindi natin kapamilya. Are you with me? Yung mga tanong. Kanya ito, ginagamit natin kadalasan sa pagtuturo ng mixed marriages. Hindi ka pwedeng manligaw, magpaligaw sa hindi mananampalataya. Nakalimutan natin, pati sa business association. Kasi wala pa akong nakita na unbeliever na pumasok sa business hindi para magpayaman. Eh tayo, nagnanasang yumaman, hindi para sa ating sarili, kundi para sa iba. Ang daming turo dyan, mga kapatid, na papag-aralan natin. Kanya nga, kung alam natin ang salita ng Diyos, bibigyan tayo ng discretion, ng insight, na pag dumating sa panahon na nasa lagpas ka na ng Book of Proverbs. Kasi nung nasa Book of Proverbs ka pa, eh meron ka pang choice. Tall, dark, and handsome. Tall, dark, and handsome. Nung lagpas ka na sa Book of Proverbs, anybody, anybody, anybody ka na. Hello? Pagdating mo doon, yung discretion, yung insight na sinasabi natin, alam mo ang gagawin mo pag analigaw sa iyo, hindi mananampalataya, wala nang argument, kid. Ba't nakikipagtalo ka pagdating doon? Eh, alam na natin, bago pa tayo dumating eh. Mga kapatid, kanya nga ako, ang hamong ko sa mga pastor, magpirmahan kami ng accountability sa isang blankong papel habang lahat kami matitino pa at wala pang problema. Bakit? Kasi pag may problema na, ang hirap ng paaminin maliban na lang kung ang likod nakasayad na sa pader. Hanggat makakatago, magtatago. Naunawaan niyo mga kapatid. Kanya nga safeguard yung covenant eh. Bakit? Kasi pag nandoon ka na, hindi ka na magpapasaklaw dahil yung nasa gusto mo na ang nananaig. Pero dito, nasa Book of Proverbs ka pa, okay na okay sa iyo, 2 Corinthians chapter 6. Pero nung ikaw ay nasa Book of Psalms, 70 ka pa nga lang, di ka pa maabot ng 150. Ang yabang, pinipilit mo na sarili mo eh. Naunawaan niyo mga kapatid? Oh, kanya, knowledge, wisdom, understanding, and discretion. Insight. What's the next slide? Faith and works. Kanya nga may sulat ako. Contradicting ba ang sinulat ni James kay Paul nung sinabi niya na faith without works is dead? Eh hindi po. In fact, kung naniniwala ka na ang sumulat ng Book of Hebrews ay si Paul, eh ang katotohanan niyan, nag-a-agree si Paul at saka si James. Bakit? Kasi Hebrews chapter 11 is the definition of faith. Oh, ano definition of faith? Hebrews chapter 11 verse 1. Faith is the substance of things hoped for. Pag sinabing hope, wala pa. Pero kahit wala pa, parang substance na. Hawak mo na. Unawaan mo, kapatid. At ang sabi ng Bible, the evidence. Evidence is a legal term. Kanya nga, ang pinapresent ng mga lawyer sa korte ay evidences. Ang may pinamakabigat na evidence, ang siyang nananalo. The evidence, patunay ng ano, mga bagay na hindi nakikita. Kailanman hindi pa natin nakita ang Diyos eh. Pero paano natin napapatunayan that He is a sovereign God because He is in control, because He can, because He cares? Through the eyes of faith. At sa mga sumusunod na talata, 2 hanggang last, is what faith does. Verse 1,
what faith is, the definition of faith, at yung mga susunod na talata, what faith does. Kanya, faith is founded on doctrine. Kung tama ang doctrine mo, hello? Solid ang pananampalataya mo. Alright? Faith is manifested in righteous living. Testimony yan. Are you with me? Kanya nga, sinasabi, yan ba ang Kristiyano? Bakit sila nagsasalita ng ganun? Tinitingnan nila yung gawa natin. Testimony. Kanya yung faith without work is dead. Is the truth. Nasa tatlo na ako, Pauline. Asa si Pauline? Yeah. Faith without works is dead. Totoo yan. Huwag mo sasabihin na may pananampalataya ka sa Diyos. Paano mo ipinapahayag ang Panginoon sa buhay mo? Huwag mo sasabihin na ikaw ay naniniwala sa Bible. Paano mo pinatutunayan ang pananampalataya mo sa Biblia? Oh, last slide. Judaism in Christianity. Judaism gives birth to Christianity. Ano ba ang turo ni Paul? The law was our schoolmaster to bring us to Christ. Hindi tayo antinomianism. Pag sinabing antinomianism, talagang complete disregard of the law. Hindi natin dinidisregard ang batas. Nakita natin na pinapahalagahan natin ang batas. Sabi ni Apostle Paul, tayo ba sa pamagitan ng pagtuturo ng biyaya, binabaliwala natin ang batas? Hindi, pinagtitibay pa nga natin ang batas . Sapagkat pinakita natin na ang batas ang nagdala sa atin para tayo sumampalataya kay Kristo. Basahin po ninyo ang Galatians chapter 3 and verse 24 and 25. And then entire chapter 4 ng Galatians ay nagsasabi, Christianity brings life to Judaism. Bakit? Sapagkat if you are fallen from grace, if you are doers of the law, sabi ng Bible, you are fallen from grace. Now, yung nagdala sa atin sa pananampalataya, ini-establish natin sa pamagitan ng ating pananampalataya sapagkat yung ginagawa nilang pagsunod sa batas, pagtingin sa gagawin ni Kristo on His death sa cross ng Calvary. Anuwaan niyo mga kapatid? Alright. So, dahil wala na tayong time, pag-aaralan natin yan. Panoorin niyo ito at gusto ko na ito ay inyong gawin na pamantayan. Hindi ko sinasabi na yung papanoorin natin is absolute, ano? Pero natisod ko ito at actually, meron silang ginawa na ito sa lahat ng books, Old at saka New Testament. Pag-aralan ninyo, tingnan ninyo, pero hindi ko pa napag-aralan ang lahat ng commentary nila on all books. Natalisod ko lang ito sa Book of James. Kaya kung gusto niyo yung link, ibibigay sa inyo yung link. Ano? For the meantime, panoorin natin. Okay? Pagkatapos ng video, mananalangin tayo. Sige po. Maganda yung sound, ha? The letter of James, or at least that's his name in English. If you look in the Greek, you will see that his name is Jacobas, which translates his Hebrew name Yaakov. And that's why most ancient and modern translations render his name as Jacob. That's what we're going to call him in this video. Now, there are many Jacobs in the New Testament. Two of them belong to Jesus' inner circle of the 12 disciples, but this letter comes from the Jacob who was the half-brother of Jesus himself. Now, we learn this Jacob's story from the book of Acts and from Paul's letters. After Peter moved on from Jerusalem to go start new churches, Jesus' half-brother Jacob rose to prominence as a leader in the mother church in Jerusalem. It was made up mostly of Messianic or Christian Jews.
This was the first Christian community ever, and we know that it fell on hard times during the 20 years that Jacob was its leader. There was a famine that led to great poverty in the region, and these Messianic Jews were being persecuted by Jewish leaders in Jerusalem. But through it all, Jacob was known as a pillar of the Jerusalem church. He was also known as a peacemaker who led with wisdom and courage until he was tragically murdered. And in this book, we have the legacy of Jacob's teaching and wisdom condensed into a short and very powerful work. The book begins like a letter. He greets all the Messianic Jews who are living outside the land of Israel. But this does not read like one of Paul's letters where he addresses specific problems in one local church. Rather, this book is a summary of Jacob's sage wisdom for any and every community of Jesus' followers. And Jacob's goal isn't to teach new theological information. Rather, he wants to get in your business and challenge how you live. Jacob's wisdom has been heavily influenced by two sources. The first is Jesus' teaching about life in the kingdom of God, especially the Sermon on the Mount, which he's constantly echoing and quoting in the book. The second key influence is the biblical wisdom book of Proverbs, especially the poems in Proverbs 1 through 9. Jacob literally grew up with Jesus and with the book of Proverbs, and so now his own teaching sounds like them. It's stamped by their language and imagery. The book consists of short, challenging wisdom speeches that are full of metaphors and easy-to-memorize one-liners. And in essence, Jacob is calling the Messianic community to become truly wise by living according to Jesus' summary of the Torah, to love God and to love your neighbor as yourself. The body of the book is in chapters 2 through 5, which consist of 12 short teachings that call God's people to wholehearted devotion to the way of Jesus. And altogether, they don't develop one main idea in a linear way. Each teaching kind of stands alone and concludes with a catchy one-liner. But all of these teachings are connected through key repeated words and themes. It's really cool. At the opening of the book's body, there are two teachings. First, about favoritism and love. Jacob exposes how we tend to show favor to people who can benefit us, and we neglect people who can't, usually because they're needy. Jacob says this is the opposite of love, as Jesus defined it. He goes on to show what genuine faith does and does not look like. So if someone says that they have faith in God, but neglects people who are needy or poor, this person's faith is dead, he says. Their actions betray what they say they believe, and genuine faith always results in obedience to Jesus' teachings. Now, scattered throughout the body of the book, we find three different places where Jacob develops Jesus' own teaching about our words. So, with the same mouth, we unleash pain upon people and then go offer praise to God. So messed up. And also, we judge people and then go talk badly about them behind their backs. And we also all tend to distort the truth to our own advantage. How we talk about people opens up a window into our hearts and our core values. Our words tell the real truth about our character. Jacob also believes that God's kingdom community, as Jesus taught about it, is the kind of place where the divisions created by wealth and social status are dismantled. So he warns first about the arrogance that wealth can create in people who believe it will be around forever. He says, no, your wealth will one day rot, just like you. In contrast, God's people are to live with patience and hope for Jesus' return to set all things right. And this should inspire a life of faith-filled prayer. Now, this part of the book, all of these teachings, they're so powerful, and there's way more than we have time for in this video. But seriously, read all of them and slowly. Now, placed in front of these 12 wise teachings is the introductory chapter. It's a flowing stream of wise teachings and one-liners, and they're designed to sum up the main ideas of the entire book. This chapter actually introduces you to all the key words and themes that you're going to meet in chapters 2 through 5. Jacob opens by saying that he knows from personal experience, life is hard. He was martyred, after all, not long after writing this letter. But he believes that life's trials and hardships are actually paradoxical gifts that can produce endurance and shape our character. God can do amazing work inside of us in the midst of suffering and help us become perfect and complete. Now, that word perfect, it's really important for Jacob. He repeats it 7 times in the book.
In biblical Hebrew and in Greek, this word refers to wholeness. It means living a completely integrated life, where your actions are always consistent with the values and beliefs that you've received from Jesus. Jacob knows that most of us actually live as fractured people, with big inconsistencies in our character. We are all more compromised than we want to admit. However, God is on a mission to restore fractured people to make them whole. And it begins with wisdom, the ability to see my hardships through a new perspective. God will generously give this kind of wisdom to people who ask for it in faith without doubting God's character. And when we realize our humble and frail place before God, we are forced to choose between anxiety or trust. And true wisdom means choosing to believe that God is good despite my circumstances. So if it's poverty that's forcing you into hard times in life, Jacob says, try and view it as a gift that forces you to trust in God alone. And besides, wealth is fleeting. It's all going to pass away like wildflowers in the summer heat. And so when we do fall into hard times, don't accuse God. Rather, let your circumstances teach you what Jesus taught about God's character, that the Father is generous, that He's there to meet us in our pain, and that He's trustworthy. It's this God who through Jesus has given us new birth to become new kinds of humans who can face their suffering with total trust in the Father, just like Jesus did. And this new humanity is something we discover when we not only listen to God's word, but do what it says. Jacob calls God's word here the perfect Torah of freedom. He's referring here to the greatest command of the Torah as passed on to us through Jesus, that He freed us to love God and love our neighbor. And Jacob shows practically what that kind of love looks like. It means speaking to others in a kind and loving way. It means serving the poor, and it means living with wholehearted devotion to God alone. Now you can see how this opening chapter contains all the key words and ideas explored more deeply in the 12 teachings of chapters 2 through 5. Jacob immersed himself in the wisdom of Jesus and of the Proverbs, and he's given us a great gift in this book of his own wisdom. This is a beautifully crafted punch in the gut for those who want to follow Jesus. And that is what the book of James, or Jacob, is all about. Titingnan natin, ang Book of James is like apologetic sa mga Jews na nagtatanong concerning our faith. In fact, kung meron kayong kaibigan na Hudyo, dalhin mo siya sa pag-aaral ng Book of James. Bakit? Kasi hindi sila ma-o-offend. Alright? Una, ina-affirm dito yung kung ano yung alam nila, pero purposely and discreetly dinadala sila sa Christianity. Hindi kagaya nung pagka-unbeliever ay witnessan natin, parating confrontational. Ano? Yung bang darating sa puntong masasaktan talaga kasi sasabihin mo mali eh. Like for example, pag pumunta kayo mamaya sa Quiapo, makakakita kayo ng maraming tao na alam natin through the scripture ay mali. Pero yung bang mali nila ang ipupuntos natin. Meron tayong pwedeng sabihin na ginagawa nila na ikakambyo natin sa kung ano yung dapat nilang malaman na katuruan ng Panginoon sa Kristo. Likewise na ginagawa ni James for the Jews. Kanya, may the Lord be willing, sa mga susunod na pagtitipon natin, titingnan natin yung mga practical applications ng turo ni James. Kung babasahin niyo yan, babasahin niyo yan in the perspective of the Messianic Jews. Yung mga Hudyo na talagang sinulatan sapagkat, as sabi natin kanina, the Book of James is one of the earliest books written in the New Testament. Probably mas nauna pa sa Synoptic Gospels. Are you with me? Kanya, marami tayong matututunan. Tayo magsitayang lahat at pagkatapos po niyan ay meron tayong 10 to 15 minute break para sa ating worship service. Lord, maraming salamat po.